that time kasi before the press con, gabi pa lang po ay umiiyak na po yung anak ko dahil syempre matagal na siyang alday in 11 years at paborito siyang apo na kanyang Lolo Timothy and Lolo Leonor. And then nung matay yung parents ng dad niya, yun, hindi na siya nabigyan ng atensyon ng oras at nawala yung birth certificate ng Global St. Luke's, ang birth certificate niya. So nag-file ng late registration na kailangan ng affidavit loss na pirma ng dad niya, na hindi na pirma ng dad niya. So yun, medyo naging emotionally po ako kasi syempre bilang isang ina, masakit sa isang nanay na makita natin yung anak natin na nadudurog yung puso nila. Lalo na habang lumalaki, mas marami silang demanding, mas marami silang tanong, mas marami silang kailangan, of course, na akala ko kaya lang ng isang pagiging isang ina as a single mom, kailangan talaga ng tatay. Diba? Kahit na hiwalay na kayo, kailangan yung responsibilidad ng tatay sa kanyang anak. Kasi gampanan niya bilang isang ama. Inay Angelica, ano ba? Naayos na ba since then? Yeah. As of now, hindi pa po. Medyo, actually nga po, I talked to my lawyer. And may lawyer din yun, tatay ng anak ko. So, hindi, doctor. Kasi sinasabi ng mga fans mo, doctor daw yung ex mo, yung baby daddy mo. Hindi pala, lawyer pala rin. Doctor po siya, doctor. He's a doctor. He's a director of provincial health ng province of Batangas. He's a former considor ng San Jose, Batangas. Napanood nga nila yung interview ko and yung sa anak ko at medyo na-alarma sila. And he admit naman na malaking pagkukulang at pagkakamali na lila niya kay Angelo, lalo na namatay lolo't lola nung yung anak ko. Kaya po ngayon, meron pong namamagitan between my son and his dad na baka mag-usap sila, but I don't know when and where. And akala ko tapos na tong issue na to, pero actually nag-usap kami ng anak ko na ang final decision namin ng anak ko ay magdemanda because of 11 years nga, of course hindi nga siya nagiging responsibilidad bilang ama. Pero ngayon may mga pag-uusap sa dalawang panig and between my lawyer at sa lawyer niya. So medyo may mga bagay na hindi ko muna pwedeng sabihin po ngayon, but in the future, sa ibang araw, pag nagsalita na po yung lawyer namin, yun, of course, magbibigay po kami ng final statement. Buti it's moving forward. Baka naalarma sila sa interview, at least they're, di ba, naisip siguro na talagang wait lang, kailangan talagang gawan actionan din namin sa part namin, di ba, na maging proactive sa anak mo. I thought nga ang issue was, akala ko pagkakintindi ko the issue was, kailangan pa bang dalhin ang apelido ng ama kung wala naman ang ama all this time para sa anak? Akala ko ganun ang issue na pinaglalaban mo. Hindi pala ganun. Na no, pwedeng po. Baka pwedeng apelido na lang ng nanay kung wala dati actually, yung ama. Ati Tia, sinabi, umiyak nga ako sa anak ko kaya medyo nagiging emotional ako. Kasi sabi ko, in 11 years na ako naman ang nagpaaral, gumastos lahat. Ako naman naging single mom at tumayong tatay sa anak ko. Sabi ko, kahit apelido ko na lang gamitin, para makapag-out of the country kami. And para may peace of mind, kaya ko naman mag-isi. Dahil ako naman talaga ang gumanap bilang tatay sa anak ko, nanay tatay. Kaya lang, yung anak ko kasi, ang problem kasi sa side ng anak ko, ayaw niyang pumayag. Kasi naging close siya sa lolo at lolo niya. Since pinanganak ko si Angelo, year old pa lang, present yung lolo at lolo. So parang tumayo yung tatay, yung parents ng ex ko, and then yung close. And then sa 10 years, so namatay yung lola niya, last year lang. So parang masakit sa anak ko daw na kung kailan daw siya na 11 years old. Na 10 years, almost 10 years, alday ang apelido niya, tapos all suddenly pagdating ng 11 years old is papalitan yung apelido niya, hindi raw niya matatanggap. Yun ang pinaglalaban ng anak ko. Hindi yung sa
tatay niya, kundi yung pagiging isang apo bilang isang alday na talagang minahal siya ng lolo at lola. Yun naman pala. Naintindihan ko na. Yung pagiging close pala niya sa kanyang lolo at lola. Opo. Apelido ay alday. Actually, lola namatay. Nag-COVID ako. Mama ko, naging critical 3 months sa ICU na muntik na rin mamatay. Mm-hmm. And then ako, yun, nag-COVID din ako at saka anak ko. So, may COVID din yung lola niya. Kasabay namin, namatay yung lola niya that time. So, medyo may mabigit yung pinagdaanan ng anak ko. Grabe. Sorry to hear. May grief, po, syempre. Medyo, kaya inaalalayan ko yung anak ko emotionally. Pag nakikita ko ng anak ko, pinapakita ko na I'm very strong. Pero syempre, deep inside, alam niyo yung bilang isang ina na nadudurog ako, di ba? Kung pwede lang akuin ko lahat yung sakit, lahat nararamdam niyo, aakuin ko. Kaya lang, at his age, parang ang bata pa niya na makaranas ng sakit, yung makaranas ng mga pagsubok sa buhay. But I told him na every time he get hurt, pain, and failure, sinasabi ko sa kanya, God is close to the brokenhearted. And nabasa ko sa Bible verse, sa Bible na kung wala kang tatay, na perfect tatay, the best perfect father is God. Yeah. Si God yung perfect father sa mga walang tatay na tumatayo sa mga bata.